atin. This time naman po, ang atin naman pong paksa sa umagang ito ay may pinamagatang a new opportunity to be an optimist. Hashtag, wag maging negatibo. Ay po, sa mundong ating ginagalawan na punong-puno ng mga negatibong kaganapan, negatibong kaisipan, negatibong komento na ating napagmamasdan, na marahil na experience mo na ito, na marahil sa bawat isa sa atin ay nakaranas nito, nakararanas o nakaranas na pag-isipan ng hindi maganda, pag-isipan nila ng mga negatibo, ngunit ang tanong, tayo ba ay kasama sa mga taong wala nang ibang ginawa kundi mag-isip ng negatibo sa mga nangyayari sa ating paligid, higit lalo sa ating kapwa, mananampalataya man o hindi? Pero siyempre, mas itutuon natin yung pansin natin sa kapwa natin mananampalataya. At marapat lang ba na tayo ay maging katulad ng mga taong ito? Mga negative people. So bago natin ito sagutin, nais ko po muna magbahagi sa inyo ng mga senyales ng mga negative people according by Robert Locke. Si Robert Locke ay isa po siyang health enthusiast specializing in relationships, life improvement, and mental health. Talagang ito pong si Robert Locke ay isang mahusay, matalinong tao. I think isa rin tong psychologist na talagang malalim ang pang-unao, malalim ang pag-aaral niya sa mga tao. Sa katunayan po, kung ititingnan po ninyo ito sa internet, 15 signs po yan. Ngunit namili lamang po ako ng ilan sa mga senyales according kay Dr. Robert Locke para hindi tayo ganun kahaba sa pakikinig po natin ng salita ng ating Diyos. Nais ko po muna bigyan natin ng pansin itong sinabi ni Robert Locke regarding po sa mga negative people. Mga signs daw, okay. Una, they always worry. Yan. Lagi daw po silang laging nag-aalak kahit may mga o kahit mga pangyayari na hindi naman big deal, nababalisa na agad sila. Nag-aalala na kaagad sila. Yung number two, they try to tell you what to do. Yung mga negative people daw, palaging may ipinapagawa sa'yo, then hindi mo naman makita sa kanya o sa kanila yung ipinapagawa sa'yo. So kung ilalagay natin sa church, kumbaga, more on, gawin mo yan, gawin nyo yan. Ako dito lang ako, sitting pretty lang ako. Kumbaga parang taga-utos lang, pero hindi naman makita sa kanyang pamumuhay yung ipinapagawa niya, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya, lalo na may kinalaman sa atin pong paglilingkod sa ating Diyos. Ito, number three. Ewan ko, marami ito sa atin. Ako kasi nung inaral ko to, sabi ko, ouch! Ouch! They enjoy secrecy. Pag sinabi pong they enjoy secrecy, tama ba ang pag-pronounce ko? Gustong-gusto nilang nakakarinig ng mga sikreto. O kaya naman kapag sinabi nila yung mga salitang, wag mo nang sasabihin kahit kanino ha. Tapos ikakento niya o ikakento nila yung specifically o particular sa mga negatibong nakikita niya sa kanyang kapwa. Then sasabihin niya lahat ng mga negatibong bagay o pag-uugali na napapansin niya sa kanyang kapwa. Then sasabihin niya, wag mo na lang sasabihin kahit kanino. Ayan. Okay. According kay Dr. Robert Locke. Eto ha. Chat niyo na lang siya. Pag may question po kayo dito. Okay. Number four, they cannot limit their exposure to bad news. Ito po yung palaging nagsasabi ng mga negative news. Kahit na ang ganda-ganda kumisan ng mga nangyayari sa paligid, nangyayari sa bansang Pilipinas, nangyayari sa mga pangunguna ng ating mga nangunguna sa ating mga politiko na inihalal ng ating Panginoon, wala siyang ibang makita. Lagi siyang nag-iisip o nagsasabi ng mga hindi kaaya-aya o negative sa mga positibong nangyayari sa buhay niya or sa mga pangyayari sa kanyang paligid. Number five, they complain a lot. Lagi na lang silang nagko-complain, reklamo ng reklamo ni hindi ka man lang hangaan o papurihan. Lagi na lang nakikita. Or actually, iba yung laging nakikita sa laging tumitingin o tinitingnan palagi o naghahanap
ng mga maipupuna, mga negative sa taong kanyang napapansin o nakikita. And number six, they never move outside their comfort zone. One time, na-discuss natin to sa ating devotional message. Ito yung, hindi mo na ako mababago, dito ako lumaki eh, ganito ako nasanay, ganyan, etc. Yan, isa daw po yan sa mga senyales na mga negative people na ayaw nilang umalis sa comfort zone nila, na kahit na kuminsan mayroon ng gustong ituro ang salita ng Diyos, doon sa comfort zone mo, ayaw pa rin nilang umalis. Yun yung danger sa comfort zone. Mamaya medyo pipigayin natin. Ito nga number six. Number seven, they love the word but beauty. Ito yung pupurihin ka sa simula. Brother, sister, ang ganda ng ano, ang ganda. Kaya lang, pero, ayan, may ganon. Di ba? According kay Dr. Robert Locke. Sa umpisa, maganda yung sasabihin sa'yo, pero biglang, ayon. Number eight, they are underachievers. Heto naman yung mga pagkanatalo sa sport, o kaya kapag hindi nakapasa sa mga exam, din sasabihin nila na hindi ako marunong, wala akong alam. Ang BOBO ko, ganito na ako, ganyan. Ito daw yung mga taong sinyalis daw ito ng mga negative people. And number nine, ito na, kahalintulad siya ng, halos kahalintulad siya ng number four. They put a negative spin on good news. Ito naman po yung sinabi natin kanina, na kahit na may mga magandang balita, may mga magandang plano, may magandang gagawin sa church, iisip, hahanap at hahanap ng mga paraan upang questionin ng may halong negatibo yung magagandang plano, yung magagandang balita na kanyang naririnig. Okay, so ito po yung mga senyales ng mga negative people. Sa katunayan, itong mga negative people na ito, masasabi natin itong isa itong cancer ng church. Isa itong malubhang sakit ng church na ating kinabibilangan. Now the question is, how to overcome these things? Paano natin mapagtatagumpayan, paano natin mapaglalabanan ang pagiging negative? O kung meron man sa atin. Marahil po siguro sa 9 out of 15 na binahagi ko po sa inyo, according kay Robert Locke, marahil po siguro sa 9 na yon, may nagagawa tayo. Huwag kayong mag-alala, kasama po ako doon. Huwag po kayong mag-alala. Hindi lang ikaw, pati po ako, ay may mga pagkakataon na nagagawa ko rin yung sinasabi ni Dr. Locke. Gaano man po ito katotoo, gaano man ito karealidad sa ating pong buhay, mayroong sagot ang Diyos sa bawat problema, sa bawat sakit spiritually na mayroon tayo, na mayroon ang kanyang iglesia. Iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, iglesia na ating pinaglilingkuran. According po sa talata na atin pong binasa po kanina, isa lang po yung point na pwede po nating i-consider, pero marami po siyang sangay, okay? Sa kasagutan sa tanong na ito, how to overcome these things? Ang pinakasagot po dyan, focus your mind in the Lord. Pero sabi ko nga po kanina, marami po yung sangay kung paano natin maituto ng ating kaisipan, isama na rin natin ang ating puso't isipan sa atin pong Panginoon. And I would like to share with you this verse upang mapagtagumpayan natin ang pagiging negatibo according sa talata na ating binasa kani-kanina po lamang. Nais ko po muling basahin. Philippians chapter 4 verse 8. Ganito po ang pagkasabi sa New International Version. Finally, brothers and sister, whatever is true, katotohanan, whatever is noble, kapuri-puri, whatever is right, matuwid, whatever is pure, malinis, whatever is lovely, kaibig-ibig, whatever is admirable, kagalang-galang, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Isipin ninyo ang mga bagay na ito. Na magagawa po nating maisip ang mga bagay na ito, sabi ni Apostle po sa Philippi, Iglesia sa Philippi,
Kung itutuon ninyo ang inyong isip sa ating Panginoon, so bakit focus your mind in the Lord? Kasi po, nagawa lahat ito ng ating Panginoong Jesus. Yung binasa po natin kanina, nagawa niya pong lahat yan. Sa madaling sabi, sa 1 Corinthians 11:1, kung di ako nagkakamali, sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto, iglesia sa Korinto, tularan ninyo ako tulad ng pagtulad ko kay Kristo Jesus. Follow me as I follow Christ. Gagawin natin kung ano yung pinapagawa ni Jesus Christ sa buhay ng bawat isa po sa atin. Okay, sige po. Isa-isahin po natin. I think anim po ito. Ano-ano yung mga sangay nito? Una, yung nabasa natin kanina, true. Whatever is true. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 8. Katotohanan, galing sa Greek word na aletheis. Pansin niyo po yung Greek letter. Yung letter A, meron siyang pag-anon, pakwit sa taas na ganon. Yan. Pagka pag-anon po siya, konting trivia lang po tayo, hindi mo siya babasahin with H. Pero kapag kapabaliktad siya, ang basa mo dyan, letter H, halates. Pero mamaya, meron tayong mababasa tungkol po sa bagay na yan. Kasi po sa Greek alphabet, wala pong letter H na nagsisimula. Nagsisimula sa letter H, wala po. Pero yung pong CH, meron po yan. PH, meron po yan. Pero nagsisimula sa H, kaya po ang ginawa po nila, pagka pag-anon, walang H, pagka ganon with H, yung pagbasa po natin. So galing po siya sa aletheis, sa salitang Grego, nang ibig sabihin, it is an instinctive closeness to the original truth of God. Likas na malapit sa katotohanan na nagmumula sa ating Diyos. Lahat naman po siguro tayo dito naghahangad o naghahanap ng katotohanan. Lalo na kapag tayo po ay nalilito o nag-aalinlangan sa mga naririnig, sa mga nababalitaan natin. Halimbawa na lamang sa mga artistang ating inahangaan, sa mga politikong ating inahangaan, meron tayong nabalitaan, meron tayong nabasang isang site na ganito siya, ganun siya, tayo nakikurious tayo ngayon, ay ano ba, totoo ba yun? Di ba? Ay, ganun. Ay, totoo ba na si ganito, ay ganito, ay patay na, ay ganito. Ikaw naman gagawin mo, maghahanap ka ngayon, magse-search ka ngayon kung ano ba yung katotohanan. And then, nung nalaman mo na yung katotohanan, mababago na, take note, nababago na ngayon yung mindset natin dati doon sa dati nating narinig o pinaniniwalaan, kasi alam mo na yung totoo. Ganyan yung nais na ituro sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Apostle Paul. Pagka nalaman nyo na ang katotohanan, pagka nalaman nyo na ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon, huwag ka nang maniniwala pa sa mga kasinungalingang narinig mo sa paligid. Huwag ka nang maniniwala sa mga pakana ni Satanas na kung saan isa sa mga dahilan para hindi tayo lumago sa pananampalatayang pinangahawakan at hindi maniwala o mamuhay sa katotohanan. Ngunit ano ba yung katotohanan na tinutukoy dito ni Apostol Pablo? Yung katotohanan na nais itukoy dito sa atin ni Apostol Pablo ay yung katotohanan na itinuturo ng salita ng ating Diyos. Ano ba ang sinasabi? Ano ba ang katotohanan tungkol kay Kristo? Ano ba ang katotohanan tungkol sa Holy Spirit? Ano ba ang katotohanan tungkol sa mga pamahiin? Pamahiin. Colossians 2:8, basahin nyo sa Tagalog. Sabi doon, yung mga pamahiin, sa ibang Tagalog, tradisyon, sa ibang Tagalog ulit, sabi-sabi ng mga matatanda, lahat ng mga yan, mga magdarayang aral yan. Ibig sabihin, kasinungalingan yan, niloloko lang tayo ng mga ganyang aral. Yan yung sinasabi natin kanina sa comfort zone. Diba? Tayo kasi kung minsan, lumaki tayo sa paniniwalang ganito. Yan. Nung last Sunday sa Sunday school namin, nabanggit ko ito sa mga kabataan. Diba? Yung bang dumaan ka lang, bumisita ka lang, ala, na ano ba yung term doon? Nausog ba? Tawag doon? Nausog, ganyan. Dilaan, dilpatam lang isuna. Ay, dilpatam, sorry. Ano ba? Lawayan, sorry. Lawayan mo lang siya, gagaling na siya. So, ilan sa mga paniniwala na kung saan inililihis tayo ni Satanas sa katotohanan. Alam niyo po ba kung bakit ito ang inuna ni Apostol Pablo sa listahan na dapat nating isaisip? Ang sagot, ang tugon, dahil gagawin lahat ni Satanas upang lahat tayo ay mailigaw sa katotohanan. Upang tayo ay malinlang ng ating kalaban. Kaya
Napaka-importante po na palagi natin itong isaisip upang hindi tayo mailigaw ng anumang uri ng katuruan at nang sa ganun, makaiwas tayong makaisip sa mga negatibong bagay. Pangalawa, noble. Sa dalawang Tagalog, kapuri-puri, kagalang-galang. Galing naman po sa Greek na semnos, worthy of respect or entitled to honor. Saan natin ito madalas ginagawa? Pangkaraniwan, saan? Sa mga VIP, sa mga, ayun, pag sinabing VIP, madali na lang mag-guess yan. Diba? Sa mga matataas na opisyales ng pamahalaan, sa mga artista na kung saan kung minsan kinakikiligan pa ng maraming kababaihan o maraming mga dalaga. So, ano po ba yung ibig sabihin ng noble? Worthy of respect or entitled to honor. Ito yung pagtuon ng kaisipan sa lahat ng tao, lalo po sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Huwag na tayo lalayo sa church na ating kinabibilangan. Sa mga pananampalataya, kapwa natin mananampalataya, na anuman ang estado nila sa buhay, sila man ay mataas o mababang pinag-aralan, sila man ay kapos or sagana sa buhay, hindi mawawala yung pagrespeto natin sa kanila. Ang problema sa maraming tao ngayon, hindi ko sasabihin Kristiyano, ang problema sa maraming tao ngayon, lalo sa mga taong walang Diyos sa buhay, pili lang sa kanila yung nire-respeto nila. At yung iba kung minsan, hinahamak na nila. Pero ang turo ng Bible sa pagiging noble, actually, may sinabi rin yan sa Book of James, dapat hindi tayo nagtatangi. Hindi tayo nagtatangi, hindi tayo namimili kung sino lang yung irerespeto ko, kung sino lang yung igagalang ko. Dapat pantay-pantay yung pagtingin nating pagrespeto sa bawat isa po sa atin. Magkaroon tayo ng kaisipan na kahit hindi tayo igalang, kahit na hindi tayo irespeto, pero nananatili pa din ang respeto natin sa kanila. Isipin po ninyo, kapag ka nire-respeto natin ang isang tao o ang mga tao, wala kang maiisip na anumang negative sa kanya. Pero kapag ka hindi mo yan nire-respect, ang dami mga negatibong kaisipan na pumapasok sa'yo para masabi mong tungkol sa kanya. Kaya isa ito sa sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ni Apostle Paul, isipin natin ang pagiging noble. Kapuri-puri, kagalang-galang. Pangatlo, right camera. Ay, hindi yun. Right. Sa ibang, kung di ako nagkakamali, sa New King James Version, just. Pagka sa Tagalog, matuwid. Galing sa Greek na dikaios means it refers to that which conforms to the perfect. Take note, conforms to the perfect standard of God's righteousness. Heto na naman tayo. Nabanggit na naman ang salitang perfect standard. Pastor, kahit na anong gawin natin, hindi natin mape-perfect ang standard of God's righteousness. Ha? Totoo po yun. 100% sumasangayon ako sa ganyang pananaw, sa ganyang kaisipan. Pero kung babasahin natin ang mga talata, ang Biblia na nababasa natin, particular sa Matthew chapter 6 verse 33. Ayan, very familiar. Seek ye first thy kingdom of God and his righteousness. Ang kanyang katuwiran, alam niyo po, ito lang po yung logic diyan. Hindi sasabihin ni Jesus Christ yung mga katagang iyon, yung mga salitang iyon kung hindi mo kaya, kung hindi mo makakaya. Alam ng Diyos yung limitasyon natin. Alam ng Diyos na hindi mo magagawa yan. Pero sinasabi niya pa rin, alam ng Diyos kung magagawa mo o hindi ang mga bagay na yan, hindi siya maglalagay o magsasabi ng ilang mga salita nang hindi mo kaya. Sa madaling sabi, kaya ito sinasabi ng ating Panginoong Hesus, kaya nasulat ang salita ng Diyos para maging gabay natin ng mayroong pagsisikap na gagawin natin yung standard, yung perfect standard of God's righteousness. At magagawa po natin ito kapag buong buhay, buong puso tayong magpapasakop at dumidepende sa ating Diyos. Isipin mo palagi para makamit natin ito, bagamat hindi natin mape-perfect, isipin mo na lang kung ano ang gusto ng Diyos para sa iyo, hindi yung kung anong gusto mo para sa sarili mo. Narinig niyo na ba yung minsan sinasabi nila o madalas sinasabi nila o baka madalas sinasabi niyo rin, sundin mo kung ano ang sinasabi ng puso mo.
Sa tingin nyo, tama yon? Tama sa standard ng sanlibutan. Okay? Pero ang turo ng Bible dyan, hindi ko na po nailagay, pwede nyo pong i-quote dyan o basahin sa mga dala ninyong Bible. Jeremiah chapter 17 verse 9, Proverbs 28:26, the heart is deceitful above all things. Mapanlin lang ang puso. Ito pala, nailagay ko pala. Proverbs 28:26, he who trusts in his own heart is a fool. Ang point po dito is, hindi ka na nagtitiwala sa Panginoon. Baka kasi nasasabi na natin sa kanila kung ano yung sinasabi ng puso mo, sundin mo. Pero kung titingnan natin sa biblical standard, hindi pala tama o hindi pala mabuti yun. Maaring tama sa kanila. So what is the best encouragement para sa kanila? Sundin mo kung ano ang sinasabi ng Diyos sa buhay mo. To think on what is right means to think on the holy nature of God, especially as revealed in the person of Jesus Christ, and to model our behavior after Him. So para makuha natin yung right, just matuwid, basahin mo na lang, unawain na lang natin yung pamumuhay na ginawa ni Jesus Christ na siya ay pansamantalang nagkatawang tao dito sa lupa. Aralin mong mabuti at gayahin natin. Pagsikapan natin gayahin, ayun, makakamit natin yung sinasabi ni Apostle Paul na right, just, o matuwid. Next natin, pure. Malinis. Okay, ito na po yung isang example po natin. Di ba kanina pag ganun yung ano niya, quick sa taas, hindi ko alam tawag. Sa taas, palun naman ngayon. Yan. Basa naman po dyan, hagnos. Lang ibig sabihin, free from defilement, stainless, that which will not contaminated. Walang bahid na dumi. Walang mantsa. Hindi nahahawaan. Particular po itong tumutukoy sa mga immorality, sexual sins, sexual immorality, fornication, adultery. Alam naman po natin ibig sabihin ng fornication and adultery. Ano po? Yung pong kaibahan lang po nila, parehas po siya ng ginagawa, pero ang kaibahan po niya, yung fornication, sinasabi siya sa mga wala pang asawa, dalaga't binata. Okay? So hanggat di ka nag-aasawa, nagagawa ang bagay na ito, ang tawag doon, fornication. Yun naman pong adultery, alam na po natin yan, di ko na kailangan ipaliwanag. Okay? Sa may asawa, tapos, yon. Nakakalungkot pagmasdan na talagang grabe na po ang atake ni Satanas sa atin. Na kung minsan ginagamit na din ni Satanas ang social media para mabahiran tayo ng mantsa. Para mabahiran ang ating isip ng dumi. What do I mean? Pangkaraniwan sa mga kalalakihan tulad ko. Pero hindi nangangahulugan na sa mga kalalakihan lang ito. Pangkaraniwan lang. Okay? Pero sa mga kababaihan, sa mga dalaga, meron ding panganib. Pangkaraniwan, ito yung nakakalungkot eh. Wala pa naman ako nakikita ang mga kapatid natin sa pananampalataya na gumagawa noon. Yung bang for the sake of many viewers, sasayaw yan, yung suot hanggang dito, yung halos makita na yung ano, yung kaluluwa, etc. na hindi nila alam, nagiging paraan yon ni Satanas para si lalaki magkasala. Minsan nga pinagdedebatehan pa ito eh. Minsan pinagdedebatehan. Di ba? Yung pagsusuot ng mga maiikli, tsaka yung sa nakikita na yung halo, yung kaluluha, wala daw silang kasalanan kung magkakasala yung lalaki. Ang sabi naman nung isa, kung hindi dahil sa inyo, hindi ko magagawa ito. Yung ganito, yung ganyan. Okay? Pinagdedebate ninyo kung sino daw po yung may kasalanan. Pero alam niyo po ang standard ng Bible dyan? I think sa 1 Peter yun, kung hindi ako nagkakamali. Ang sabi doon, kayong mga kababaihan, maging mahinhin kayo. Maging maayos ang inyong pananamit, ang inyong kasuotan. So balik tayo sa pinag-usapan po natin. Halos araw-araw, hindi na halos, araw-araw, nakakarinig tayo ng balita, nakakanood tayo ng balita na kung saan talamak ang mga kaso ng rape, mga panggagahasa.
kailan lang, nung isang araw lang, nakapanood ako sa Facebook, yung kaya sa GMA, kay Mike Enriquez, yung investigador, tama ba ako? Ayun. Ginawa ng hindi maganda, ginahasa, and then pinatay. So hindi naman natin siguro, hindi ako sigurado kung ito talaga yung dahilan, yung binanggit nating halimbawa kanina. Pero malaking bagay yun para gawin nung taong yun, lalo na mga walang Kristo sa buhay, at malaking bagay din ito para mabahiran ng dumi yung isip, yung puso, at yung pagkilos ng bawat isa po sa atin. Sa madaling sabi, huwag natin isipin ang mga malalaswang bagay dahil ito ay nagpaparumi sa atin. Isipin po natin yung kabanalan. Kung kabanalan ang isipin natin, makaiiwas tayong isipin ang mga negatibo at makasalanang kaisipan na may kinalaman sa sexual immorality. Okay. Ang kasunod, Lovely. Kaibig-ibig. Sino, meron po ba dito ang pangalan Lovely? Yan. Kaibig-ibig. Galing naman po ito sa salitang original na Grego na prosphileis. It means to refers or refers to the conduct which is clear to someone, lovable, endearing, amiable, gracious, charming, pleasing. Tingnan mo ngayon katabi mo. Charming ba yan? Pleasing ba yan? Yeah. Ngingiti ka naman kung minsan. Ngingiti naman. Ha? Charming. Okay. So ano pong ibig sabihin nito? Hindi ito yung magsusuot ka ng magagandang damit, mag-aayos ka ng maganda para kaibig-ibig ka. Hindi po yun yun. Pero maganda rin na gawin natin yun. Ito po ay tumutukoy sa spiritual nating pamumuhay na ang ibig iparating ay walang hinanakit, walang sama ng loob, walang galit sa kapwa. Wala kang nakikitang mali sa kanya. Although, may mga ang ibig kong sabihin po dito, yung hindi ka nag-iisip ng mga negatibo sa kanya to the point na magkaroon ka na ng hinanakit o galit sa kanya. Kasi ang iniisip mo palagi sa kanya, yung kaibig-ibig na katangian na mayroon siya. Eh paano kung wala akong makita? Yan yung tanong dyan eh. Mga tanong na sinasabi ni Dr. Locke. Minsan ganun. Eh paano kung wala akong makita? Alam niyo po, ang sagot lang po dyan, kapatid, naniniwala ako, meron yan kahit isa. At yung kaisa-isang magandang katangian niyang yun, yung palagi ang iisipin mo. Di ba yung mga negative people, hindi ko lang nailagay yung illustration natin, merong isang coupon band, tapos merong tuldok sa gitna, tapos titignan mo, anong napapansin mo? Coupon band o band paper na kulay puti, may tuldok sa gitna, ang napapansin ko po yung tuldok sa gitna. It means sumasalamin o nagpapakita ito ng mga negatibong katangian na meron siya. Na samantalang napakaraming magagandang bagay na ginawa niya, na sumisimbolo sa kaputian, pero hindi natin makita. Sakit ito ng mga tao. At yan yung sinabi ni Dr. Robert Locke kanina. Yan ang sakit ng tao. Nawa ay kung meron mang may sakit nito sa atin, isaisip natin ang mga bagay na ito. Ang alin? Ano ang sakit ng tao? Laging nakikita yung pagkakamali ng kanyang kapwa. At yung nakikita niyang yun, kaisa-isa, o dalawa, o tatlo, natatabunan yung daan-daan, libu-libong magagandang katangian na ginagawa niya. At yun yung mas gustong-gustong-gustong pag-usapan nila. Alam niyo po, wala naman pong masama sana eh. Kung gagawin lang natin ang Bible, may nakita ka, may kapuna-puna ka, ang teaching ng Bible, ang katotohanan, puntahan mo siya, kausapin mo siya. Hindi yung iba yung kakausapin mo, ibubulgar mo lahat ng mga nakita mo, lalo na hindi naman natin talaga naintindihan kung anong ugali o karakter mayroon siya. Anong nangyayari ngayon? Hindi nakakatulong, mas lalong lumalala. Nagkakalat tayo lalo ng karamdaman, ng sakit sa church. Why? Bakit inutos ng Bible sa Matthew chapter 5? Bakit inutos niya na puntahan mo? Kasi siya lang yung makasasagot ng tanong mo, mga naiisip mong katanungan tungkol sa kanya. Kaya niyang ipaliwanag kung ano yung napapansin mo sa kanya. Yung kakausapin mo, bagaman hindi naman niya totally kilala yung taong yun, ano mangyayari? Ang danger pa yan, di ba sabi ni Dr. Robert Locke, secrecy, they enjoy secrecy. Yung gustong-gusto nilang nakakarinig ng mga negative sa kanyang kapwa, na kapag kapag-uusapan yung mga magaganda o madalang lang, napakadalang lang siguro na mangyari na pag-usapan natin yung mga magagandang bagay o katangian na mayroon yung ating kapwa.
o ating kapwa mananampalataya. So, napaka-importante po na isipin po natin ito. Kasi kung hindi natin isa sa isip ang kaibig-ibig or lovely or prosphiles, galit, bitterness, hatred, and more on criticism yung magagawa natin sa ating kapwa. The mind of Christians is set on the lovely things. Kindness, sympathy, lovely. Hindi yung mga kabaliktaran nito. Kapag mahal mo siya, pag mahal mo ang kapwa mo, mananampalataya, wala kang maiisip na mga negatibo sa kanya. Bagkus, pag siya'y nagkamali, lagi mo siyang uunawain. Lagi mo siyang mamahalin. Pero, kung hindi mo isa sa isip ito, mga negative ang mga makikita mo palagi sa kanya. Kaya isa ito sa sinabi ni Apostle Paul sa atin. Isaisip natin ang bagay na ito. Lovely. And last, admirable. Yan. Mga connected po itong mga ito eh. Admirable. Kagalang-galang. Sa malalim na Tagalog. Mabuting ulat. Sa NIV, mayroong isang version sabi doon, good report. Okay, sa isa naman, admirable. Para mas makuha natin yung kahulugan noon, although the same lang naman sila, you famous. Ibig sabihin po noon, it refers to what which is well-spoken or praiseworthy, highly regarded or well thought of. Ito yung sinasabi natin kanina, na dapat ang mas pinag-uusapan natin, lalo sa mga kapatid natin sa pananampalataya, yung mga magagandang bagay na nagagawa niya. Yung mga magagandang katangian na nagagawa niya. We explained already sa mga nagdaang linggo po natin na walang masama kung papurihan mo ang tao. Walang masama kung purihin mo ang tao. Pero yung highest praise, kaya sabi doon sa kanta, Hosanna, Hosanna in the highest. Alam niyo ang ibig sabihin ng Hosanna? Alam niyo ang meaning ng Hosanna? Praise the Lord. Purihin ang Panginoon sa kaitaas-taasan. Highest, higher, high. Bigay mo na yung high or higher praise sa iyong kapwa. Pero yung highest sa atin pong Diyos. Ito yung pinapagawa sa atin ng Lord. Isipin mo palagi yung mga kaaya-ayang bagay, mga katangian na meron siya. At ito naman po yung pagsasalita ng mga kaaya-aya o mga magagandang bagay na nagagawa nila. Wala naman po sigurong masama kung itataas natin yung bangko ng ating kapwa. Ang mali, sarili nating bangko ang itinataas natin at nagsasabi o nag-kirkento tayo sa iba tungkol sa mga negatibong bagay na nakikita natin sa kapwa natin. Sabi nga po sa Proverbs 27:2, one of my favorite Bible verse. Proverbs 27:2 or Kawikaan 27:2, hindi ko yata nailagay. Ayan. Sabi sa magandang balita, Biblia na salin, hayaan mong iba ang sa iyo'y pumuri at ang sarili bangko'y huwag mong buhatin. So okay lang. Okay lang na purihin natin o hangaan natin ang tao. Okay lang na sabihin natin yung mga gandang bagay niya na nagagawa niya. Ay brother, sister, nakalanglaing ka talaga. Siyan na, di ako masyadong ang kafluent sa Ilocano. Ang husay mo talagang tumugtog. Ang husay mo talagang magpaawit. Pero, ay si Dr. Robert Locklock na pala yun. Yung bat, ano. Ang usay mo talaga kapatid. Alam niyo po, sa totoo lang, kapag ka binabanggit niyo yan sa bawat isa sa atin, hindi lang sa mga church workers, siyempre, sa lahat sa atin, sa totoo lang, lalo pang gaganahan yan. Lalo niya pang pag-uusayan yung ginagawa niyang yon, yung napapansin mong maganda sa kanya. Yan ang tinuturo ng Bible. Let someone else praise you. Okay, sabi sa NIV version. Let someone else praise you. And not your own mouth, an outsider, and not your own lips. So okay lang po ito. Ito ngayon dapat na ginagawa natin sa kapwa natin mananampalataya. Mga magagandang bagay, yung kinekento natin sa kanila. Kaya nga ito yung isa sa antidote doon sa sinabi ni Robert Locke na signs ng mga negative people. Ito yung antidote, ang salita ng ating Panginoon. Good report, admirable, isaisip natin ang mga ito. Okay?
Check ko lang po yung time po natin. Meron pong isang illustration. I think narinig nyo na po yun. Merong couple, may senior couple. Meron dala silang donkey. Alam nyo, donkey? Ano ba Tagalog ng donkey? Asno? Asno ba? As, maliit, parang maliit na kabayo. Diba? Baka narinig nyo na rin ito. Merong dalawang... itong couple na ito, naglalakad kasama yung donkey nila. May napadaan sila sa tao, sabi ng mga tao, ano ba nung mag-asawa na ito? Anong pakinabang nung donkey kung hindi nila sasakyan? Kinabukasan, sinakyan nila, dalawa sila. Napadaan ulit sila, sabi ng mga tao, ano ba nung dalawang taong ito? Hindi man lang maawa doon sa hayop, hindi man maawa doon sa alaga nila, sa donkey. Sinasakyan nilang dalawa. Kinabukasan, si tatay lang, si male lang, si lalaki lang yung sumakay. Sabi ng duban siya, sabi nung tao, ano ba naman tong lalaking to? Hindi man lang gentle, inaaya niya asawa niyang maglakad, kalalaking tao. And then kinabukasan, nagpalit sila, yung babae naman yung nakasakay, yung lalaki naman yung nasa baba, napadaan ulit sila. Sabi nung lalaki, ano ba naman tong husband na ito, pinapabayaan niya lang yung asawa niya na mag-isang nakasakay doon sa dangke. Eh paano kung biglang, ano yan, madisgrasya yan, o ganito, ganyan, ganyan. Walang silbi tong husband na ito. And then yung panglimang pangyayari, kinabukasan ulit, ano yung ginawa nila? Kumuha sila ng stick, ng kawayan, sinabi nila yung dangke, buhat-buhat nila. Sabi ng mga dumaan ng dinanan nila, ano ba naman itong mga to? Ano ginagawa nyo sa tangki ninyo? Sakyan nyo na lang. Pakinabangan ninyo. Papakapagod pa kayo. Yan, di ba? So ano yung minsan na aral na pwede nating mapulot? Ito po yung conclusion po natin. Okay? Negative thinking transform into negative beliefs. Make shaping life mind, heart, and character weak. Akala mo lang may magandang epekto sa'yo, sa atin, ang pagiging negatibo. Pero ang antidote dito, heto, positive thinking transformed into positive beliefs. Make shaping life, mind, heart, and character strong. Sa katunayan, gusto ko pang palitan yung positive eh. Biblical thinking transformed into biblical beliefs. Make shaping life, mind, heart, and character strong. Mga minamahal na kapatid ko kay Kristo, wala pong mabuting maitutulot sa ating pisikal na pangangatawan. Higit lalo sa espiritual nating pamumuhay, ang pagiging negatibo natin. Kapag negative ka palagi, negative din ang lalabas sa pagkatao mo. Kaya paalala ng Bible sa atin, be an optimist. And this is one of the greatest o magandang opportunity, kapatid, na sa buwan pa rin tayo ng Enero. Sariwa pa sa atin ang bagong taon. Maganda at bagong pagkakataon sa atin, kapatid, na tanggalin na natin ang pagiging negatibo ng bawat isa sa atin at mamuhay tayo na nakabase sa salita ng ating Diyos.